Magandang araw na muli mga boss, may palya daw ito sa makina. At kung mapapansin nyo, palyado itong makina niya. Sabi nga ni customer, kailangan na daw talaga palitan ito ng condenser, contact point at spark plug. Pati yung carburetor, kailangan linisan yan. Dahil nga sa pati itong makina, sinisinok na. Akala nga nila dahil nga sa sinisinok ito, pinalitan lang nila ito ng air filter. Kaya lang hindi nila alam, huli na yung pagpalit nila ng air filter, marado na itong carburetor. Tatanggalin ko itong air filter housing niya dahil mamaya lilinisan ko itong carburetor niya. I-sprayan ko lang naman yan. Tapos dito naman ako sa spark plug niya, bubunutin ko itong apat na high tension wire niyan. Tapos dito naman sa distributor cap, meron yan dalawang clip mga boss, ilihis mo lang yon para matanggal mo itong cap niya. At ito namang rotor, bunutin mo na rin. At dahil papalitan ko ito ng contact point, itatap dead center ko itong makina niya. Sa crankshaft pulley mga boss, may gatla yan. Itapat mo yan sa timing mark niya. Pag na-itap dead center nyo na itong makina, mapapansin nyo dito sa cam loop ng distributor, yung kanto niyan mga boss, tatapat yan dito sa rubbing block ng contact point. Ilapit ko itong camera mga boss para makita nyo. Nakita nyo yung rubbing block ng contact point, nakatapat sa cam loop ng distributor. Pag ganyan mga boss, pwede mo nang luwagan yung dalawang screw dito sa contact point. Gamit ka lang dyan ng Phillips screw, tapos yung nut dito sa condenser, number 8 naman yung box rest na ginagamit ko dyan. Ayan mga boss, yung tinatanggal ko yan yung nut. Tapos ito yung condenser, yung wire nya, tinanggal ko na rin. Tapos may isa pang nut dyan na number 8. Luwagan nyo lang yun mga boss, para matanggal nyo sa pagkakaipit itong wire ng contact point. Ayan yung ginamitan ko ng Phillips screw. Tapos pwede mo na ngayon tanggalin itong contact point mo. Binulutong na rin kasi itong contact point. Kaya may mga time hard starting itong makina niya. Dito naman sa condenser, meron niyang screw. Gamit ka ng Phillips screw para matanggal mo itong condenser. At dahil tanggal na yan, gamit ka naman ng spark plug wrench mo. Luwagan mo itong apat na spark plug dito sa cylinder head. At kung sa palagay mo, kaya mo ng kamayin yan para tuluyang luwagan itong apat na spark plug. Para mas mabilis, kamayin mo na yan para tuluyang mo ng matanggal itong apat na spark plug dito sa cylinder head. At kung makikita nyo itong spark plug, sabi nga ni customer, dapat daw matagal niya na yung pinalitan. Kaya lang, hirap ko daw kontakin. Kaya sabi ko, sorry naman. Para hindi kayo mahirapan maglagay ng spark plug mga boss, unahin yung ilagay itong apat na spark plug dito sa cup niya. Ganyan ang diskarte dyan. Para pag naipakapit nyo itong spark plug dito sa thread niya, madali nyo lang siyang mahigpitan gamit itong spark plug wrench nyo. At pag okay na yan, punasa mo muna itong paglalagyan mo ng contact point dito sa distributor. Tsaka mo ngayong pahira ng grasa itong cam niya na pagtatapatan ng rubbing block ng contact point mo. At dahil okay na yan mga boss, dito naman tayo sa contact point. Nakita nyo itong tinuturo ko ng Phillips screw, itatapat nyo yan dito sa butas, dito sa base na pagpapatunga mo ng contact point. Ayan mga boss yung pinaka-guide nya, para may lapat mo ng maigi itong contact point. At paglapat na yan mga boss, gamit ka ng Phillips screw, higpitan mo itong dalawang screw nya. Tapos ito namang wire dito sa contact point, isuksok mo na yan dito sa dating pinagbunutan nya. Tapos yung number 8 na nut, para maipit itong wire ng contact point, higpitan mo na. Pag okay na yan, dito naman tayo sa condenser. Ibalik mo yan sa dati niyang position, ilagay mo yung screw niya, tsaka mo higpitan. Hindi ko na ipakita sa inyo yun mga boss. Ganon din itong wire ng condenser, ibalik mo rin yan sa dati niyang position, tsaka mo ilagay yung nut niya na number 8, tapos higpitan mo na rin yan. Pag okay na yung pagkakahigpit nyo dyan mga boss, pwede ka na ngayon mag-adjust dito sa contact point mo. Yung dalawang screw dito sa contact point, medyo higpitan mo na yan ng kaunti mga boss. Tapos gamit ka ng flat screw, tsaka ka ngayon maglagay ng gap dito sa contact point. Pagdating sa clearance sa contact point mga boss, pwede ka maglagay ng 0.16 hanggang 0.22 inch. O kaya, imagine mo yung talim ng langgaring bakal. Yung nipis niya mga boss, huwag ka nang kakapal doon. Doon ka kumuha ng clearance. Huwag kang mag-alala kasi pag nag-adjust ka naman dito sa distributor mo ng timing, may kukorek mo pa yon kung saan gaganda itong under ng makina mo or kung saan siya titining. At pag naikawit mo na itong contact point para sigurado ako may kuryente, i-on mo itong makina tapos i-short mo itong contact point niya. Pag nag-spark yan mga boss, ibig sabihin okay yung pagkakagawa mong may kuryente yan. At dahil okay ka na dyan, pwede mo nang ilagay itong rotor niya tapos itong distributor cap, ilagay mo na rin. Siguraduhin mo lang nakatapat yan dito sa paglalagyan mo ng clip para mailak mo ng maayos itong distributor cap mo. At pag okay na, yung apat na high tension wire mga boss, ilagay mo na yan dito sa spark plug. Itusok mo na yan. At dahil okay na ito mga boss, pwede ko nang start itong makina. At dahil nga sa medyo marumi po yung carburetor, hindi ko na po siya in overhaul. Gumamit na lang po ako dyan ng
carburetor cleaner. Sa paggamit naman po ng cleaner, madali lang. Isasabay niyo po siya sa revolution, sabay spray. Kung saan po yung madumi, doon niyo po titirahin ng spray niyo. Hindi yung kung saan-saan lang. Kasi pag nagkamali po kayo yung pag-spray, pwede po mag-backfire. At kung palagay niyo, medyo tumiling yung makina at malinis na po yung carburetor, pwede niyo na po i-adjust yung idling tsaka yung air fuel mixture. Ang una ko pong ginagalaw dyan is yung air fuel mixture. Sa pag-adjust po ng air fuel mixture, isasarado nyo po dahan-dahan. Tapos pag para mamamatay na po yung makina, bubuksan nyo na po siya ng dahan-dahan ulit. Hanggang sa tumining po yung makina. At kung matining na po yung makina, pwede ka na pong mag-adjust ng minor. Kung mababa po, itataas mo. At kung mataas naman, pwede mo siyang ibaba. Ganun po, ganun po, okay na po siya. Simple na naman po mag-adjust. Hindi naman po kailangan ng matagal lang pag-adjust. At syempre, huwag mo rin namang madaliin yung ginagawa mo. Diba? Kung palagi mong medyo may kulang pa sa gawa mo, mag-adjust-adjust ka rin. Katulad ng ginagawa ko, parang may kulang pa, nag-request yung may-ari, mababa mo yun, taasan mo. At pag okay na, palagi na, natuwa na siya may-ari sa adjustment, o ilagay mo na po itong air filter housing. Yan, nahirapan po ako dyan kasi yung hukos na nakalagay na yan, naka-ano yan, naka-diretso, hindi po talaga yung baluktot eh. Wala na po kasi siyang mabili dahil matagal na po kasi itong model nito. Pero alam niyo naman, basta Pinoy eh, maraming paraan eh. Diba? Basta ang malaga, pumorma pa rin siya na pabaloktot. At maayos ang pagkakalagay ng parts niya. Ayan po, okay na po yan. Start po ulit. O, diba? Ngayon, halimbawa, meron pa siyang kaunting palya dahil pagkabit po ng, minsan kasi pag nagkabit ka ng air filter, kakaroon pa rin siya ng kaunting problema, pwede ka pa uli mag-adjust. Kailangan makuha mo yung gusto ng customer at yung tamang tono ng makina. Muli po, maraming salamat sa mga nanood. Sana po meron po kayo natutunan at kung maaari, huwag niyo po sana kalimutan mag-subscribe sa channel ko. At pakipindot na rin po yung notification bell para lagi po kayong updated sa bawat video na ginagawa ko.